Hindi lang sanggat, pati raw level ng tubig sa Ipo Dam, hindi na sapat. Kaya posible pa raw tumagal ang problema sa supply ng tubig ng mga customer ng Maynilad at Manila Water. Nakatutok si Chino Gaston. Tambak ng labahan sa laundry shop na ito sa Barangay Talipapa, Quezon City. Kabilang kasi ang lugar sa apektado ng rotational water service interruption ng Maynilad dahil sa patuloy na pagbaba ng tubig sa Ipo Dam. Nasa 100 meters ang level niyan base sa tala ng PAGASA kaninang umaga. Mas mababa sa 101 meters na normal high water level. Ang tauhan ng laundry shop na si Elvie, nagpaliwanag na lang daw sa kanilang customer na madedelay ang serbisyo. Pinakiusapan namin na ilang days bago nila ma-pick up. Bagamat hindi raw nawawala ng tubig, mahina naman ang tulo sa gripo sa karinderyang ito. Pinagtsatsagaan na lang daw yan ni Minda. Nahirapan po kami dahil mahina po ang tubig. Hindi po namin nahugasan po ng husto. Mas mababa rin sa normal high water level ang tubig ngayon sa Angat Dam. Apektado niyan ang mga customer ng Manila Water. Simula pa nitong Biyernes, nakakaranas na sila ng 4 hanggang 8 oras na water service interruption. Si Aling Aileen natuto na raw sa kanyang karanasan, kaya naghanda na bago pa mawalan ng supply ng tubig. Namili po akong maraming lalagyan. Mahirap po kasi walang gagamitin kasi kainan po kami. May sarili ring diskarte si Jenna. Siguro mismo po, nag-iipon na po kami ng tubig. Ayon sa National Water Resources Board, posible pang magtagal ang nararanasang rotational water service interruptions sa Metro Manila at ilang kalapit na probinsya kung mananatiling mababa ang dam levels habang papalapit ang tag-init. In this case po, yung mga possible reduction in pressure na nangyayari po at saka yung rotational interruptions ay posible pong mangyari at magpatuloy hanggang summer po. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.